Alam ko ang bilang ng inyong mga buhok. Batid ko ang nilalaman ng inyong mga puso. Hindi pa ba sapat yan upang kayo sumunod sa aking salita at tunay na manampalataya? Nananampalataya ka ba sa akin? Bakit patuloy kang lumalakad sa ganang iyong sarili? Lumayo kayo sa kasalanan, magpakabanal kayo. Good morning, mga kapatid. Hindi lang alam ng Diyos ang bilang ng buhok natin, ha? Alam niya kung ilan ang puti. Alam niya kung ilan ang itim. Alam niya lahat. Kung ilan ang kuto mo niya, alam din niya. So, walang bagay sa buhay natin na hindi alam ng Diyos, na hindi pinahihintulutan ng Diyos. Kaya alam ng Diyos kung sino yung sa Kanya. Alam ng Diyos kung sino yung tunay na sumasampalataya. At ito ang pinaka-importanting tiyakin natin sa sarili natin na tayo'y sumasampalataya. Sapagkat tayo lahat dumadaan sa bautismo sa apoy. Kapag may nagsabing Kristiyano siya at hindi siya dumadaan sa bautismo sa apoy, ay hindi siya Kristiyano. Sapagkat susubukan ang pananampalataya ng tunay na Kristiyano. Bakit susubukan ng Diyos yung hindi sumasampalataya? E, proven na niya nga, hindi sumasampalataya. At susubukan pa. So, ang sinusubukan, yung mga tunay na sumasampalataya para malaman kung ikaw ba'y mabubuhay sa dating pagkatao mo o mabubuhay ka na sa bagong pagkatao na ang ipamumuhay mo, Word of God. Ang pananampalataya mo ay sa salita ng Diyos at mangyayari yung pinanampalatayaan mo, mga kapatid. So, kung dumadaan man tayo sa maraming tiisin, natural yun. Pag hindi ka dumadaan sa maraming tiisin, hindi natural sa pagiging Kristiyano mo yun. Kaya sabi, huwag kayo magtaka kung bakit paulit-ulit kayong dumadaan sa pagsubok. Nabawang para bang kakaiba. Sandali ha. Hey, honey. Wala akong hangin eh. Yan. So mga kapatid, lahat na nagaganap sa atin, mabuti man o masama, yun ay mayroong kaparaanan ng Diyos. Mayroong access ng Diyos doon dahil sumasampalataya tayo. Doon sa mga hindi sumasampalataya, eh bahala kayo sa buhay nyo. Ayaw nyo pasakop doon sa inahin eh. Kasi ang pakpak ng Diyos, siya yung inahin eh. Ipinakita ang pagka-inahin. Kasi ang inahin, hindi siya papayag na magalaw ang kanyang sisiw. Inilagay ng Diyos sa puso at kaisipan ng manok, nung inahin, ang pagka-inahin niya. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga sisiw. Kaya inihalimbawa ng Diyos siya bilang inahin eh. Hindi niya pababayaan ang kanyang sisiw kung nandun ka sa loob ng kanyang pakpak. Pero pag lumabas ka na, ay bahala ka sa buhay mo, lumabas ka eh. Ayaw mo pasakop sa pakpak eh, di bahala ka, wala ka inahin. Madadali ka ng mga liyon sa paligid. Kakainin ka ng mga daga dyan. At kung ano nung pusa, mga pusa, kakainin ka dyan. Wala ka na sa pakpak ng inahin eh. So habang tayo sumasampalataya at sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang Panginoon nandun sa atin gumagabay. Sinusuportahan tayo sa lahat ng bagay. Kung makaranas ka man ng masama, hindi masama yun. It is a part of growing up. Yun yung spiritual growth. Pinalalabas lang ng Diyos kung sino ka talaga. Ano ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Ikaw ba, kilala mo na ba talaga sa sarili mo? Kilala mo na ba kung ano ka na talaga at sino ka na ba talaga yun? Pinili mo na ba kung ano buhay na gusto mo? Kasi alam mo yan, ikaw ang pipili. Ang pipiliin mo, buhay pananampalataya. At ang buhay pananampalataya, ang buhay ni Kristo. Tingnan niyo mabuti, na-experience ni Kristo hindi lang sakit sa katawan eh, pati sa kaluluwa. Yung humiliation, yung despise, yung pagkaaba, yung pagkatusta, talagang sinagbahay siya ng mga tao, gumagawa siya ng mabuti, pero kasalbahayan yung binibigay sa kanya. At yung pahirap sa katawan, yung koronang tinik, napakatindi no, kada gagalaw ka doon, aantak yun eh. Pag pinagpapawisan ka, aantak yun eh. Kada galaw ng ulo mo, gumapaong ba yun eh? Yung hataw na 39. Eh, sabi ng Bible, may namamatay na dun pag hinataw eh. Sa 39 yun.
Eh yung mga bugbog, one band ang inassign kay Kristo. Pag sinabing one band, 600 soldier. Pero yung mga 600 soldier yung bumubugbog sa'yo, dalawa nga lang bumugbog sa'yo. Kung malakas manuntok yun, gulping ka na eh. 600 yun, eh libre suntok. Kung nakakita kayo, halimbawa, nakahuli na magnanakaw dyan sa labas, kahit yung mga lelang, nakikisuntok eh. Dahil galit sila sa masama eh. Eh, tingin nila kay Kristo, masama, naakusahan, nakatulan eh. Ipapako sa kanya, hindi masama. So lahat gustong gumulpi, lahat gustong sumuntok. Sinabunutan si Kristo ha. Wala kang makikita ang gwapo sa kanyang anyo nung magulpi siya. At siya ay isang expert. Expert sa karamdaman, expert sa kapanggawan. Siya ay bihasa sa mga pasakit sa buhay. Sa mga suffering, bihasa si Kristo. Yun ang training ng Panginoong Jesus, maging bihasa sa karamdaman. Yun ang bautismo sa tubig, sa espiritu, sa apoy. Ibabautismo ka sa apoy para masanay ka sa karamdaman. Para maging katulad ka ng Panginoong Yesus. Basahin natin, ha? Isaiah 53. Isaiah 53:3. Siya'y hinamak, itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan ay bihasa sa karamdaman. Ganoon mo, expert sa karamdaman, bihasa sa kapanglawan. At gaya ng isa na pinagkumplihan ng kanyang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. So tignan natin mabuti, bihasa sa karamdaman. Bakit? Para matutong sumunod sa mga bagay na tiniis niya. Kasi kung hindi mo titiisin yung bagay na yun, hindi ka makakasunod eh. Kaya yung pagtitiis, napakahalaga niyan eh. Binigyan tayo ng long suffering. Bunga ng Espiritu Santo yan eh. Mahabang-mahabang pagtitiis. Ibinigay sa atin niya mahabang pagtitiis. Para matuto tayo sumunod. Katulad ni Kristo, Hebrews 5:8. Bawat isa sa atin may tiisin. Hindi ko alam sa inyo, ako alam ko tiisin ko eh. Ito'y habang buhay ko ng tiisin, no? Ganun din kayo. Meron kayong mga tiisin na habang buhay na pinapasan nyo yan araw-araw hanggat buhay pa tayo. Kung aalisin yung katawan, yun, maaaring mawala na yun. Kasi, ang hindi nangyari sa katawan ni Kristo noong araw, nangyayari sa katawan ni Kristo ngayon. Eh sabi ni Pablo, pinupunan ko sa aking katawan ang kakulangan ng hirap ni Kristo. Kasi si Kristo hindi nagkasakit eh. So, kung nagkakasakit tayo, mapalad tayo. Bakit? May bahagi ka sa hirap ni Kristo. Hindi ka naman mamamatay eh. Sapat ang grasya. Di ba sabi nga ni Pablo yun? Panginoon, pwede bang alisin mo sa sakit kong to? May turn of the flesh. Ano sabi ni Diyos? Sapat ang grasya sa iyo 3 beses. Hindi siya napatay nun eh. Sapat ang grasya. Kasi sabi niya, ito yung kakulangan ng hirap ni Kristo eh. May thorn of the flesh. Meron tayong thorn of the flesh eh. Meron tayong karamdaman na hindi malis-alis sa katawan natin. Ang gagawin mo yan, titiisin mo yan. Sa pagtitiis mo yan, matututo ka sumunod sa Word of God. Kasi hindi ka mabubuhay sa sarili mo na dahil sarili natin, maiinis yun eh. Maiinis ka, maniniisi ka pa eh. Panginoon, nasa iyo na ako, ba't ako ganito? Sunod ako ng sunod, bakit ako ganito? Para malas. Para lang yun. Akala mo lang yun. Para matuto kang sumunod. Hebrews 5:8. Bagamat siya'y anak, tingnan nyo, dapat anak na ng Diyos yan eh. Ang kapagpusan na ng Diyos, dapat papapura na, di ba? Dapat libre na to sa hirap. Hindi, talaga binahirapan pa eh. Gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng bagay na kanyang tiniis. So, tinuruan ng Ama si Kristo, kahirapan talaga siya. Para matuto siya, tiisin niya, matuto sumunod. So, yun ang paraan ng Diyos. Kaya may bautismo sa apoy. Kasi tayo na loving remnants, ililigtas eh. Merong bautismo, meron sa atin, maaaring pinipersecute, binubuli, ginagawa ng kasamaan ng kahit sino, inaapi, inahama. Part yan ng growing up. Tandaan nyo ha, hindi tamalasan ng buhay o himali. Walang mali. There's nothing wrong.
Lahat yan pinahintulutan ng Diyos kasi ipinigay mo sa Diyos ang lahat eh. Sumampalataya ka, saan na mali doon? Walang mali. It's part of growing up. Paglilinis yan eh. Parang nang pagdating ni Kristo, maiharap naman tayo, walang bahay duwis. Wala yung dating pagkataon. Namatay na yun. Bakit? Sa dami ng tiniis mo. Tinan nyo, di ba paglalaban tayo ng gera, tinitraining yung mga sundalo? Halimbawa si Pacquiao, matindi labanan nito eh. Matindi yung training niya. Ginugulpi talaga yung tiyan niya, inaataw ng kahoy. Parang nasa ganun, kung ano man lakas ng suntok ni Mayweather, hindi, bali wala na. Sanay na eh, ganun tayo. Sinasanay tayo ng Diyos sa hirap. Sa mga sa, para sa pagsunod natin sa Word of God, sisiw na. Bakit? Nadaanan mo na yan eh. Nagtagumpay tayo sa pananampalataya. Kasi sa sanlibutan, maraming tiisin. Sabi sa John 16:33. Sa sanlibutan, marami kayong tiisin. Maraming kapigadian. Pero magdala kayong lungkot. Pagkat nagtagumpay ako sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi si Kristo talaga may katawan ng tao eh. Nasasaktan yun. Hindi sana namatay. Kung okay sana yung katawan, hindi sana namatay. Hindi eh. Nasa krus pa siya namatay eh. Talaga sinigurado ng patay nung saksakin na sa dibdib eh. Pero namatay na siya yun eh. Nag-solar eclipse to nung mamatay siya. Nagdilim ng tatlong oras eh. So talaga yung katawan ni Kristo, katulad din ang katawan natin. Eh di ba tayo ngayon ang katawan ni Kristo? So mararanasan natin ang hirap ng katawan ni Kristo. Para na sa ganun, meron tayong bahagi sa hirap, may bahagi sa kaluwalhatian. No pain, no gain. No guts, no glory. Yun talaga eh. Kaya huwag kayong magtataka bakit ang daming hirap na dinadaanan natin. Eh wala namang katumbas yung ibibigay sa'yo, sabi ng Diyos eh. Sa Philippians eh. Walang uncomparable yung bibigay ng Diyos sa atin. Gagawa siya ng bagong langit, mga bagong langit ha? At bagong lupa. Yung bagong lupang gagawin niya, pagbababaan lang yun ng New Jerusalem. Pero gagawa siya ng mga bagong langit. Hindi natin ilaw kung ilang langit yun, kasi tatlo lang ang langit ngayon eh. Yung third heaven, yun ang una niyang ginawa, yung bahay niya. Tsaka pa niya ginawa ang first heaven, second heaven. Una niyang ginawa, kasi nung nililigaya, nakapira na siya sa kanyang habitable earth eh. So una niyang niligaya ang third heaven. Yung tirahan niya, nung likhain niya yung first heaven, second, ang mundo, ang mga tao, nakatira siya dun sa tirahan niya. Eh bumaba na, bababa na. Sa creation of new heaven, yung gagawin ng bago lahat. So hindi natin alam ngayon ilang langit yun. Pwedeng katakot-takot na langit na para sa atin eh. Eh masusunog ang lahat ng galaxy eh. Pwede niyang palitan niyo, sabi sa Psalm eh. Naluluma at mapapalitan eh. Hindi rin natin alam yun. Gaano na kabilyon-bilyong galaxy. Yung pwede natin pasyalan doon. Pwede natin puntahan. Tingnan natin ang bawat glory. Yung kulay ng bituin. Verde, violet, blue. Iba't ibang mga glory. Hindi natin alam eh. Ang importante, tiyakin mo ngayon sa sarili mo na alagad ka. Tiyakin mo na tunay kang Kristiyano. Tunay na alagad ka na ginagawang alagad na sumusunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoong Yesus. And lo, I will be with you till the end of time. So yung tunay na alagad, hindi ka iiwan. Sabi, lo, I will be with you till the end of time. So matatapos tong time na to sa earth eh. Magkakaroon ng bagong time eh. Eternal time. Wala nang bibilangin doon. Mabibilang mo ba eternal? Eh ngayon, miikot pa earth eh. Eh yung panahon na yun, hindi natin alam, bababa lang yung New Jerusalem sa bagong earth eh. Yun na yun eh. Eh wala nang araw na kailangan eh. So pwedeng hindi na umiikot yung earth na yun. So nandun ang liwanag, si Kristo na at ang Ame. Ang liwanag ng kaharian ng Diyos eh. So hindi rin natin alam kung ano. Basta ang titiyakin lang natin, maging alagad tayo ng Panginoong Jesus. At sa pagiging alagad ng Panginoong Jesus, gumawa siya ng sample. Gumawa siya ng alagad. 12. Pero doon sa 12 nagawa niyang alagad, may isa pa ring angas. 12 na lang yun, ha? May isa pang angas. Eh sa dami kaya ng ginagawang alagad niya, ilang kaya ang angas? Yung mga angas, inalis na yun eh. Inalis na yun. Wala nang angas ngayon. Inalis na ng Diyos ang lahat ng... Kahit bulate, wala na rin yun. Inalis na ng Diyos yun. Asumot yun eh. So, nililinis ng Diyos ang iglesia. At yung nalabing yun, dumadaan ngayon sa bautismo sa apoy. So, yung natira na yan, you will fight a good fight of faith. Sabi na 1 Timothy 6:12.
makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Bakit kailangan ka lumaban ng pananampalataya? Bakit? Eh, may kalaban eh. Hindi papayag ang demonyo na siyang Satan o opponent na makasunod ka lang sa Word of God basta-basta. Hindi siya papayag. Ang hindi niya naman nalalaman, ginagamit naman siya ng Diyos para kontrabida, para lumabas yung bida. Ganun yun eh. Kasi kung walang kontrabida, paano lalabas ang bida? Diba? Kung walang Pakito Diaz, walang Fernando po. Eh wala na si Pakito Diaz, wala na si Fernando po. Kaya baksan na ngayon ang pelikulang Pilipino. Puro soap opera na lang sa TV. Ang para kumikita ngayon at least sa TV na lang eh. Manangan ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka. At ipinahayag mo ang mabuting pagkahayag sa harapan ng maraming saksi. So yung pakikipagbaka natin sa pananampalataya, ano ibig sabihin nun? Kapag may sitwasyon sa buhay mo, pinipilit ng demonyo na huwag Word of God ang gamitin mo. Huwag yan, yung sarili mo, yung dati mong karunungan, dati mong pagkatao. Sanay ka na naman dyan eh, gagawin ng demonyo, mabuhay ka sa dati. Yun ang pakikipindi, bago ko nilalang. Ang mag-ahari, Word of God. Kapag nag-ahari, Word of God, nananakbo si Satanas. Tumatakbo si Satanas eh. Kasi nung mag-fasting ang Panginoong Jesus na 40 days and 40 nights, tinukso niya eh. Sabi niya, ito, mahina ang katawan nito eh. Pwede nang gumana ang katawan. Kasi sabi, oh, ang unang paraan, pagkain. Butong ko na, di ba? Ayan ang bato, oh. Gawin mo tinapay. Bakit kung meron ka namang common sense, eh, bato yan, iniski naging tinapay. Pag kinakain mo yan, bato pa rin yun. Bakit? Eh, bato yun eh. Ginawa mo ng tinapay. Ang dapat gawin tinapay, yung ano, yung harina, lalagyan mo ng itlog, tubig. Yun ang tinapay. Eh, bato ka, yung tinapay. Eh, di kada papanganin mo yun. Bato yung kinakain mo. Hindi. Man doesn't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, hindi tayo mabubuhay sa how to earn a living, but how we shall live. Hindi yung paano ka mo kikita ng pende, paano ka mabubuhay. Sino ka? Kasi lumabas kung sino ka dapat eh. Ma-realize mo na kung sino ka talaga eh. Sa bawat sitwasyon ng buhay, pinalalabas lang kung ano ka eh. Tingnan nyo, sa pera, halimbawa, pera pag-usapan natin, lalabas yung mga ugali ng iba. Pag pera na pag-uusapan, halimbawa, magpapamana. Yung magulang, magpapamana sa mga anak, may mas malaking na ibigay doon sa isa, hindi eksakto. Hindi maglalabasan ngayon dyan. Lalabas yung tunay na ugali ng bawat isa. Kung sino yung kamangang, minsan yung iba naman, sasabihin pa, ayaw pang mamatay nito, mapaghati-hatihan. Hindi pa patay, gusto mamatayin eh. Bakit? Doon sa pera. Materialistic. Dito mo malalaman kasi sa atin ngayon kung materialistic ka po eh, simple-simple. Tithes and offering. Diyan mo malalaman kung materialistic ka po eh. Para man napakahalaga pa sa'yo ng pera na yun, pag may nawala sa'yo, lalo ka nangihinayang. Sinusubukan tayo ng Diyos dyan eh. Dapat minsan padaya kayo. Minsan, kasi nawawalan tayo minsan, yung sinag-iingat yan, nawawalan ka ng pera, nananakawan ka. Natural yun, nasa mundo ka eh. Pero ano yung attitude mo pag nawalan ka? Hindi ka na ba natutulog? Gusto mo nang gumante, gusto mo nang magwala dahil nawalan ka. Eh dito sa pagbibigay ng ikap at handog, ano lang yan eh, burnt offerings eh. Parang babaliwala yun, masusunugin lang yan eh, baliwala eh. Payag ka ba masunog yung pera mo? Payag ka bang ipaagaw mo lang? Kahit walang bumalik sa iyong marami, ang importante ay makasunod ka. Kasi minsan nagbibigay tayo, hindi expect agad natin, pagpapalain ako ng Diyos. Ang dapat mong gawin, ako ba'y nakasunod o hindi? Pagpalain ka, hindi, so what? Katulad ng rewards. Hindi naman tayo mahanap na bigyan tayo ng rewards ng Diyos na the best in costume is this, hindi na. Yung buhay na walang hanggan niya, ayos na yun. Yung kasama lang tayo ng Diyos sa langit, ayos na yun. Hindi na natin kailangan na kung ano reward. Reward of eternal life, ayos na yun. So, ganun lang kasimple buhay. Yung buhay natin sa lupa, kaya sabi, kung meron ka kinakain, meron kang dinadamit, sapat na yun. Bigyan mo na attention yung kaluluwa mo. Kasi yung kaluluwa mo, namamatay din yun eh. Kapag yan ang hindi na bigyan ng buhay na walang hanggan, patayan. Eternal death yan eh. So, ang importante, yung eternal life. Kasi tingnan nyo ha, kung hindi sasaktan yung katawan, wala kang mararamdamang hirap eh.
Hindi nakakaramdam ng kaluluwa pag wala katawan eh. Purbahan mo, tinan niyo yung mga nahuhuli ng polis. Para pa-oohin sa sindikato kung ano ginagamit. Eh, yung matindi yung unti-unti kang sasaktan eh. Yung karayo, maliit yun eh. Sundutin yung karayo mo dito sa leg, unti-unti ibabaon. Ano, sino ba mastermind nyo? Sino? Hindi ko kilala. Sino? Unti-unti. Ah, hindi ah. Eh, yung bunutan ng kuko kaya. Kuko. Naku, ang laki ito. Unti-unti binubunot yung kuko mo. Ako mastermind. Kaya mayroong mga nahuli, umaamin eh. O ako gumawa dahil sa hirap ng katawan na nararamdaman. Ganun ang pinakita ng Diyos kay sa Panginoong Jesus, yung hirap na nararamdaman sa katawan. Eh kasi karpintero siya, sanay din siya sa hirap eh. Pero yung ipinakita sa kanya, napakahirap nung dadanasin niya eh. Kaya kita niyo, hindi nabuhat yung cross. Kahit karpintero si Kristo, malakas ang katawan, physically fit, hindi nga nakabuhat ng cross, ang gulping inabot eh. Gray mo 600 soldier, eh, puro macho yun. Sundalo yun eh. Puro mga sub 44 yun. Puro mga lalaki ng katawan nun. Ang gagaling nun sa suntukan. Pagkatapos, gugulpihin ka. 600. Pro ng tinik. Hatawin na 30 siya. Tapos, pagbubuhatin pa ng cross, eh, ang hapdi nun eh. Habang tumatagal yun, yung sugat nun, umahapdi. Habang nababasa yun ng pawis, eh, maalat yun eh. Parang nilalagyan mo ng asin yun. Tapos paakitin mo pa sa bundok, up the hill pa. Yung nga na mag-exercise ka, up the hill, ang hirap eh. Yung aakitin mo pa yung Mount of Golgotha, buhat-buhat yung cross. Napakahirap. Kaya nga, tinulungan na siya ni Simon eh. So naranasan ng Panginoong Jesus yung hirap ng kaluluwa, hirap ng katawan. Ngayon tayo nakakaranas din ng hirap ng kaluluwa. Inuusik ka, wala ka namang kasalanan. Galit na galit sa'yo, naiingin sa'yo, wala ka namang ginagawa. Natutulog sila, minumura ka habang natutulog sila. Galit na galit sa'yo. Eh, so what? Gusto nila yun eh. Otoridad nila yun eh. Kapangatan nila yun. Di ka napating na, gawin nila. Basta ako, I will still be in faith in God. Kasi kahit ano nangyayari, kailangan lumabas yung pagkaano mo, mananampalataya. Palabasin mo kung sino ka. Kaya nga nilinisin tayo, sabi sa Malakay. Malakay 3. Narito aking sinusugo ang aking sugo. At siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sino ang makakatanan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? Sapagkat siya'y parang apoy na magdadalisay. So bago pumarito ang Panginoong Jesus, parang apoy na magdadalisay. Eh sino yung dadalisayin niya? Yung ginto. Ba't mo dadalisayin yung bato o kahoy? Di sunog yun. Hindi, ang aalisin mo sa ginto, yung dumi. Kaya nga inaapoyan yun, sinusunog yung dumi. Baptismo fire. Bakit tayo dumadaan sa hirap? Inaalis yung dumi sa buhay natin. Yung dumi natin, yun yung dating pagkatao. Yung paraan ng dating pag-iisip, dating katwiran, dating damdamin. Papalitan ng bagong pagkatao, pagkatao ni Kristo. Siya'y parang apoy na magdadalisay at parang sabon na tagapagpaputi. At siya'y mauupong gaya ng mangingintab at magdadalisay ng pilak. At kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi. Itong mga anak ni Levi, ito yung kumantik kay Moses noong araw. Natatandaan nyo nung mag-worship sila sa idols, sa golden calf, sabi ng Panginoon kay Moses, bumaba ka na at naglalabo na ang aking bayan. Sumasamba siya ang mga ano, sa rebulto. Pagbaba niya, di ba binasag niya? Yung ginawang ano, Ten Commandments. Pagkatapos nun, tinunaw yung ginto na yun eh. Bago tunawin muna yung ginto na yun at ipinainom nun sa idol worshiper, sabi ni Moses, sino sa inyo ang sa Diyos? Lumapit sa akin. At ang lumapit sa kanya ay ang mga anak ni Levi. Kaya hinirang ng Diyos ang lahat ng anak ni Levi sa serdote. Yun na nga yung kumampi kay Moses eh. Kunin ninyo yung inyong itak, ang inyong sundak, sasakin ninyo ang inyong mga magulang, mga anak niyo at mga kapatid niyo, pagpapatayin silang lahat. So, ang ibig sabihin nun, spiritually, hindi mo na mamahalin ng higit ang iyong asawa, ang anak mo, ang tatay mo, o magulang mo, higit sa kanya. Kapag pumanig ka na sa Diyos, you will love God above all.
with all your heart, with all your soul. Siya ang the only one. Huwag yung number one. Kasi kapag number one ang Diyos, may number two. May number three. May number four. Hanggang sa number na yan. Eh kung may only one, nag-iisa lang siya sa buong, eh, siloso ang Diyos. Eh kung may only one, wala siyang kaagaw. Yun ang gusto lang ng Diyos. Wala siyang kaagaw sa atin. Tunay yung pananampalataya mo na yung mga salita niya na itinuturo niya, yun ang i-apply mo sa buhay mo pag may sitwasyon. Kasi dadaan ka sa bautismo sa apoy eh. Para lumabas kung sino ka. Lumabas kung Word of God ba batayan mo. Word of God ba ginagamit mo. Si Kristo ba ang nabubuhay sa iyo. Pakikintabing ka nga eh. Aalisin ang dumi. At sila'y maghahandog sa Panginoon ng handog sa katwiran at saka lang tayo makakasamba ng tunay na pagsamba. Kasi sabi ng Diyos sa 2 Chronicles eh, worship the Lord in the beauty of holiness. Huwag kang lalapit sa Kanya na walang ganda ng handog sa iyong kamay at lalapit ka sa Kanya sa ganda ng kabanalan. So paano makakasamba tayo kung tayo masama? So para maalis yung kasamaan, dadaan sa bautismo sa apoy. Pag dumadaan sa bautismo sa apoy, inaalis yung dating pagkatao. At ang buhay na ikabubuhay mo ngayon, pananampalataya, Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. So ganun, ang ipinako sa krus eh, yung katawan eh. Bagamat nandun pa ang kaluluwa at espiritu ni Kristo, hindi naman napako yung kaluluwa at espiritu ni Kristo eh. Malaya yun eh. Kaya nga nakaalis eh. Ang ipinako, yung katawan na makasalanan. Nung ipako yung katawan na makasalanan, kasamang ipinako yung dating pagkatao natin. So, ganun ang sistema ng pagkakapako. Kaya nung mapako si Kristo sa krus, lahat ng kasamaan nga sa katawan, lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan, dinala ng katawan ni Kristo. Yung katawan ni Kristo ngayon na yun, punong-puno ng kasalanan yun. Ngayon, isinamang ipinako doon yung datihang pagkatao na sumasampalataya. Para na sa ganun, hindi na tayo mabuhay sa laman. Sinolve ng Diyos ang problema ng laman. Ngayon, mananampalataya ka. Nakasamang napako yung dati mong pagkatao. Yung pananampalataya, paniniwala nangyari sa iyo. Kahit hindi mo pa nakikita. Kahit hindi mo nararamdaman, naniniwala ka, bago ka nilala. Yung dating pagkatao na kasama sa krus. So kung merong lalait sa iyo, may gagawa ng masama, ang sasabihin mo sa sarili mo eh, patay na si Larry, bago na si Larry. Hindi na ako masasaktan, patay na ako eh. So, tigilos ang faith, magagawa mo yung imposible. Masusunod mo yung word of God because of faith. Yun yung pananampalataya, napako sa krus. At hindi na ako ang nabubuhay. So, hindi ka na mabubuhay yung dati mong pagkatao, dating damdamin, dating kalooban, hindi na nabubuhay yun. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So, ang word of God is Jesus Christ. So, ang mabubuhay na sa iyo sa bawat sitwasyon, sa bawat bautismo ng apoy sa buhay mo, si Kristo na ang lalabas. So, magiging bago ka ngayon nila lang. So, yun yung dati mong bago mong pagkatao. Kasama ni Kristo. You are with Christ. You are in union with Christ. Kasama mo si Kristo, binubuhat ng Panginoong Jesus ang lahat ng buhat ng buhay natin. Lahat ng hirap na dinadaanan natin, kasama siya nagbubuhat. Kasi hindi natin kaya kung sa ganang natin eh. Hindi natin kaya. Because of the elect na sa tribulasyon, paiiksiin eh. Because of the elect eh. Hindi na rin makakaya eh. Kung patitindihin pa yung tribulation period, wala na makakasunod. Kaya ganun ang ginawa ng Diyos sa atin eh. Tayo ngayon na binabautismo sa apoy, tinutulungan ng Panginoong Jesus. Buhatin yung mga cross na binubuhat natin, tiisin. Kaya sabi, Revelation 3:10 eh, dahil tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, iingatan kita sa araw na subukan ng buong mundo sa pagtitiis na dadaang ito. Susubukan eh. So ito na yung mga panahong yun eh. We are the remnants of the Lord. At ang buhay na ikabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko na sa pananampalataya. So yung buhay na ikabubuhay mo ngayon sa katawan mong yan, hindi ka na mabubuhay sa katawan mo kung hindi doon sa inner man. 2 Corinthians 4:18. Basahin
Basahin ko muna 16. Kasi habang tumatanda tayo, pahina ang katawan eh. Kasi pag ikaw umabot na ng 40, kung hindi ka may diabetes, may high blood ka o kaya low blood. Yan ang pangkaraniwan sa kit eh. Bakit? Ba't ganun? Life begins at 40. Talagang ganun eh. Kasama na tayong maghihirap sa katawan ni Kristo. Yung pagulangan ng hirap ni Kristo, daranasin ng katawan. Kaya sayo mo sa gusto mo, tayo may sakit ka na. Pero nagbigay naman ng solusyon ng Diyos doon eh, may gamot eh. May maintenance, di ba? Kaya na kapag may maintain ka pa, mayroong doktor na ginawa ang Diyos eh, na may maintain pa. O kaya naman, gumagawa siya ng paglilihis na pinagagaling na niya ng tuluyan. Yung hindi niya pinagagaling, mag-maintain ka. Dumaan ka sa doktor. Yung hindi dadaan sa doktor, buti na lang hindi ka pinadaan sa doktor. Titiisin mo lahat eh. Lahat ng paraan. Kaya nga, hindi kami naghihimagod. Bagamat ang aming pagkataon labas ay pahina ng pahina, ngunit ang aming pagkataon loob ay nababago sa araw-araw. So yung ating spirit at kaluluwa, nag-i-spiritual growth yun. Lumalago yun sa pananampalataya sa salita. Bagamat nararamdaman mo yung hina ng katawan, yung sakit, laging masakit ang ulo mo, may migraine ka, humuhugong ang tenga mo, laging masakit ang low back mo, yung upper back pains mo, masakit ang kalaman mo, may arthritis ka, hindi ka makakain ng gusto mo, may diabetes ka, tapos high blood ka, wala ka namang ginagawa, high blood ka. Titiisin mo yun. Bubuhatin mo yung krus na yun. Kasi yun ang tiisin eh. Hanggang sa dumating ang Panginoong Jesus, maaaring, kasi para matapos yun, mawala na yung, mawala ang katawan mo eh. Eh pag nawala ang katawan mo, siguro patay ka na nun. O kaya ni-rapture ka. It's either namatay ka o ni-rapture ka. So habang buhay, may bautismo sa apoy. Habang buhay tayo, may pagsubok ng pananampalataya. So ang ibig sabihin, hindi tumitigil yun hanggang sa mamatay ka o dumating ang Panginoong Jesus. Sapagkat ang aming mag-agang kapighatian na isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong-lalong bigat ng kaluwaghatiang walang hanggan. Kasi habang iniisip naman natin na kunti panahon lang naman ito tiisin na ito eh, natitiis natin. Pero kung iisipin mo napakatagal na ito, hindi matitiisin, parang ganito eh, nakakulong ba? 30 years yung sentensya mo, pag iniisip mo yun, at tagal-tagal lagi yun, di ba? Huwag mo nalang intindihin. Nakakalabas ka rin dyan. Ganon din yun eh. Ignore na lang natin yung sakit ng katawan. Darating din ang panahon, matatapos naman yun eh. Huwag ka na mag-focus yan. Mag-focus ka doon sa pagdating ni Kristo. Mag-focus ka na sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Samantalang kami nagsisitingin, hindi sa bagay na nakikita, kundi sa bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang bagay na nakikita ay may katapusan. Dadampot ang mga bagay na hindi nakikita, walang hanggan. So nakikita mo ba ang Diyos? Hindi. Walang hanggan yun. Nakikita mo ba yung third heaven? Hindi. O walang hanggan yun. Lahat ng nakikita, mawawala. Yung bituin, nakikita, mawawala yan. Yung galaxy, mawawala yan. Yung per seven, mawawala yan. Itong earth, mawawala, nakikita. Tayo, nakikita natin isa't isa, mawawala yan eh. Eh yung hindi nakikita, yung kaluluwa mo, yung espiritu mo, hindi ko nakikita. Forever and ever yun. Eh, may pupuntahan yun eh. Doon ba sa pupuntahan na yun eh, handa ka na ba? Ready ka na ba? Alam mo na ba kung saan ka pupunta? Salita. Puro ka salita. Ganyan ka, kaibigan, na kulang sa gawa. Ikaw ba, naganap mo ba talaga pananampa? Have you kept the faith? Kasi si Pablo sabi niya, I have kept the faith eh. Natapos ko na yung landasin ko, I have kept the faith. Sa ngayon, we are in faith eh. Kasi mamamatay na si Pablo niyo, kaya nasabi niya yun. Eh tayo, hindi pa naman eh. Eh, are you in faith? Naniniwala ka ba na ikaw ay laging nasa pananampalataya? Sa bawat sitwasyon ba ng buhay mo, word of God ina-apply mo? Yun ang faith eh. Yung bang lahat ng dekreto ng Panginoong Jesus na gagawa mo, ikaw ba'y alagad na ng Panginoong Jesus ngayon? O ay kailan? Kailan mo ilalagay ang sarili mo na alagad ka ng Panginoong Jesus? Susunod ka sa lahat ng dekreto. Payag ka ng matalo. Payag ka ng maagawan. Payag ka ng mabaliwala lahat ng bagay. Philippians 3:8. Payag ka na ba rito? Kasi ito, ginawa ni Pablo eh.
Tingnan natin ang background ni Pablo, ha. Paul of Tarsus. Yung Tarsus, nasa Turkey yan ngayon. Taga-Turkey yan. Si Pablo, anak siya ng mayaman, Pariseo. Hindi ka na makakapag-aaral noon, hindi ka milyonaryo noong panahon na yun. Eh, ang Pariseo ngayon, mga justices yan eh. Eh, ikaw ang maging mga justices, sige. Napakatindi niyan. Hindi ka pwedeng justice nang hindi ka abogado. Hindi ka pwedeng judge nang hindi ka abogado. So, abogado muna yan, naging judge bago naging justice. Ang tinding pag-aaral, ang dami. Mga doctor of philosophy ang mga yan. May napakayaman. Pero ano ginawa ni Pablo? Tinakwil niya lahat yun, pagkatangaw niya na yun. Nabuhay siya tent maker. Dala-dala ni Pablo yung trabaho niya. Pag walang nag-iikap at naghahandog sa kanya, nagtatrabaho siya. Namumuntrata siya ng tent making. Eh yung mga taga-Pilipos lang nag-iikap sa kanya. Thessalonians, hindi. Ang Corinto, hindi rin eh. Yung mga taga-Pilipos, kaya sabi niya, pagpapalain kayong lubos, taga-Pilipos. Pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sapagkat ako'y sumasagana galing kay Epafrodito. Taga-Pilipians yun. Kaya ang sabi niya sa Pilipos, ganito eh. Philippians 3:8. Oo nga, at ang lahat ng mga bagay. Eh, pag sinabi lahat ng bagay, lahat, pera, ginto, lahat na eh, lahat nga eh. Ay inari kong kalugihan. Nagpatalo siya. Ikaw ba, nagpatalo ka na ba? Itinatalo mo ba yung oras mo? Ibibigay mo to every worship. Wala pa nga 2 hours eh. Baka 1 hour and a half lang eh. Ibibigay mo ba? Yung katawan mo, bilang handog na buhay, ibibigay mo ba yung katawan mo? Para gamitin ang espiritu at kaluluwa. Yung pera mo, yung tinatangkilig mo, yung sweldo mo, ibibigay mo ba ikaw po ang handog niyan o aangkinin mo? Luluwa natin mo ba Diyos sa tinatangkilig mo o hindi? Inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkilala ko kay Kristo Jesus na Panginoon ko. So, nalaman ni Pablo ang dakilang pagkakakilala kay Kristo. Napakahalaga pala yung buhay na walang hanggan kaysa sa lahat ng bagay sa mundo. Narealize ni Pablo, eh, useless at pala wala dyan eh. Yung pagiging doctorate degree niya, yung pagiging justice niya, yung pagiging scholar niya, yung talino niya, yung kayamanan niya, aba, useless pala lahat eh. Wala pala sinabi yan eh. Yung makilala ko ang Panginoong Jesus, naintindihan niya ang buhay na walang hanggan. Naalang-alang sa kanya, tiniis ko ang kalugihan. So nagpatalo, tiniis ang kalugihan, alugin na, alugin na. Talo na ako. Lahat ng kayamanan ko, okay lang, wala na sa akin. Lahat ng pagrespeto sa akin, okay lang, wala na akong kwentang tao. Basura lang ako, okay lang sa akin. Lahat ng at inari ko suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. So ganito na ba yung isip natin? Ganito na ba yung ating pananampalataya? Have we kept the faith? Sabi sa 2 Timothy 4:7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. So, ibig sabihin, hindi ito ng daya, mabuti. Mabuti pakikipagbaka niya, walang yung iba kasi nandadaya eh. Pumupunta kay Sisi Gores and Bilayo, pag mag-iita po, pinipilit bawasan. Hanggat makakababas, magbabasa. Sabihin ng Diyos, talaga itong mga anak ko ito ba? Merong gustong lokohin, ako pa gustong lokohin. Ang dami mong lolokohin eh, ba't Diyos pa lolokohin mo? Nagpupumilit na magbabasan. Parang yung mga magpapail ng income tax, kahit wala namang silang liabilities, lalagyan. I am the breadwinner. Ang pinaaaral ko tatlo, nilista yun. Deducted siya ano yun sa income tax yun eh. Pagpapayin mo ngayon nun, deducted yun. Wala ka nang babayaran. Libre ka sa income. Ganon din ang ginagawa ng Kristiyano ngayon, mandarambong. Nasabihin, ito lang naman natanggap ko eh. Tumanggap siya ng 10,000, eh binili na niya muna ng damit niya. Di 5,000, sabi niya. Ito lang itatage ko. Pero ang tinanggap mo, 10,000. 5,000 lang muna. 500, mag-o-offering ako. Para kunwari, malakas ako, 500 offering. Papalan mo ko, magwapa, at tawag dito, papakitang gilas. So, sino niloloko mo? Hindi mabuti pakikipagbaka mo, nandadaya ka eh. Dapat lagi malinis lahat ng bagay. Para ka doon sa nagtitinda sa palengke, yung kanyang weighing machine, laging ano, may pandaraya.
Lagi sobra ng isang gruhit. What? Yung ganyang nakalagay na bakal doon, isang gruhit na agad yun. Pag nilagyan mo ng konti yun, maabot na isang kilo. Mandarambong. Hindi siya sagana yung ganung hanap buhay, sabi ng Diyos eh. Mandarayan, timbangan. Ang pagtimbang mo ba sa buhay mo, may pandaraya? Lagi ka ba ng daraya? Yung sarili mo ba, lagi mong niloloko? Bayo, magising ka na sa katotohanan, sarili mo yan. Ubuloko eh. Natapos ko na ang aking takbo. Eh tayo, hindi pa natatapos eh. Kung titignan natin yung sarili natin, nananakbo pa tayo hanggang ngayon doon sa takbuhan eh. Takbo tayo ng takbo. Misa nauuna ka, misa naiiwan, misa naglalakad ka. Okay lang yun, basta kasama ka tumatakbo. Ang masama ay ayaw mo na tumakbo. Na mahinga ka na, ayaw mo na tumakbo. Tumakbo ka pa rin, kahit maraton lang, kahit palakad-lakad lang, kahit uugod-ugod ka lang, nakikita ka pa namin sumusunod. Meron kasi masigla eh. Masigla nung umpisa, sa bandang huli, tinatamad na. Tapos yung isa naman na tinatamad, masigla ngayon. Yung masigla dati, tamad na ngayon. Eh, ganun ang buhay, hindi pa, weather-weather eh. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon, ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat ako sa araw na yon. Nakakatiyak ang ngayon. Na yung life eternal, tatanggapin mo bakit? You have kept the faith. Natapos ko yung takbuhin eh. Hindi ako nandaya. Sabi ni Pablo, malinis ang busyensya ko sa harap ng mga tao, sa harap ng Diyos. Wala akong niloko kahit sa inyong tao. Ipinayag ko ang dalisay na salita ng Diyos. Itinuro ko ang dalisay na aral ni Kristo. Ganun din ako. Ipinangaral ko ang aral ni Kristo. Gumawa ako ng mga alagad. Dinanap ko ang tungkuli ng apostol para gumawa ng mga alagad. Ngayon, it's up to you kung payag kayo. Payag ka ba maging alagad o hindi? Kasi turuan lang eh. Turuan nyo silang sumunod. So, yung pagtuturo natin sa pagsunod, ikaw ang unang sumunod para hindi bumalik sa'yo. Kaya yung tinuturo ko, ba, walang makapagsasabi sa akin, hindi ko ginagawa yun. Ginagawa ko. Malakas ang loob ko. Bakit? Ginagawa ko eh. Malakas din ang loob ko na ililigtas ako ng Diyos sa araw na. Bakit? Ginagawa ko eh. Nagsusumikap talaga ako, nagpapagal ako, nagtitiis ako. Talagang ginagawa ko yung pagsusumakap sa buhay na ito, bagamat hindi ako, kundi yung Espiritu Santo. Pero nandun talaga yung pagpapagal. Tapat tayo sa ginagawa natin. Totoo tayo. Kasi ang ating mga weapon is very spiritual eh. Nagpapabaksak ng mga muog yan eh. Sabi ng 2 Corinthians 10:4. Sapagkat ang mga sandata na aming pagkikipaglaban ay hindi ukol sa laman. Kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihan gumiba ng mga kuta. So yung mga uphold ni Satanas, magigiba natin yun, yung mga maling akral, maling haka, maling kaisipan, maling pananampalataya, na ibabaksak ng pananampalataya kay Kristo yun. Hindi laman, kasi ang laman, katalinuhan ng tao eh, basahan sa Diyos yan eh. Yung gawa ng laman, hindi tinatanggap ng Diyos yan, basahan yan eh. Yung katuwiran ng tao, basahan sa Diyos yan eh. Yung katuwiran niya, na sabi niya, kung hindi niyo lalampasan ang katuwiran ng mga Pariseo, hindi rin kayo maliligtas. Lampasan ninyo yung katuwiran ng Pariseo. Ang katuwiran ng Pariseo, naniniwala sila sa Bible, nagpipreach sila, hindi nila sinusunod. Yun ang Pariseo. Ang tawag sa Pariseo, Pharisees, the separatists, humiwalay sa aral ni Kristo. The Pharisees, the separatists. Pero ganun din si Lucifer, the separatists. Humiwalay ito eh, nagtatag ng sariling kaharian ito eh. Sabi niya, I will sit in the throne of God, I shall be God. O di naging Diyos ngayon siya, itinuturo niya ngayon sa mundo kung paano maging Diyos. Illuminati. We will be all God. We will be immortal. Kung kilala niyo si Crowley sabi niya, Freemason yan eh, nakausap niya daw ang mga alien. At sinasabi niya, ang mga alien daw, fallen angels. Bahala kayo kung yan ang gusto nyo eh. Kung malaman mo ba na ang fallen angels ay alien, yun ba'y nakadagdag sa pananampalataya mo? Useless eh. So hindi na kailangan pag-aralan yan. Di bahala kayo sa buhay nyo. Kung yun ang tingin nyo, ang importante yung pananampalataya na nagliligtas. Yan eh, mga impormasyon na ano yan eh, na mga nakalihim eh. Lahat lang ng nakasulat sa Bible, yun ang batalya natin. Yung hindi, wala na. Idea nila yan eh. Wala kang mababasa sa Bible na gano'n eh.
Kaya lang kung titignan mo, parang ano eh, inviting yung mga ganun thoughts eh. Pero useless lahat yan, hindi na kailangan pag-aralan. Ang kailangan pag-aralan natin, yung pagiging alagad ni Kristo. Kung paano tayo mabubuhay sa pamamagitan ni Kristo. Amen!